Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. 28 ho ng Nobyembre. Ito na ho nag-iisang pambansang sumbungan. Ang hashtag, ibabitag mo bago tayo mag-umpisa ng mga sumbong. Ay papasalamat ho muna tayo sa ating mga public service partners. Sino po yan? Mas maganda po siguro kilalanin niyo sila. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag sa Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag ibabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Nagpapasalamat ang hashtag ibabitag mo sa Max Mango, libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Ms. Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag ibabitag mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Tandaan, bukas po ang aming tanggapan pagdating po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 2 lang po. Ano? Matatagpuan po ang hashtag ibabitag mo, nag-iisang pambansang sumbungan. Sa 102 Timog Avenue sa Quezon City and Hoy Ritual Center. Anumang mga sumbong, reklamo, abay binibigyan po namin ng agarang aksyon sa pamamagitan ng masusing pag-iimbestiga, pakikinig. Dalawang panig po lagi, no? Hindi po nag-iisa. Dahil nag-iisang pambansang sumbungan, kapag uusapan ng tulong at serbisyo, may tatak. Tatak bitag. Ben Tulfo, ako po yan. Ito po yung tatak, hashtag ibabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo. Nagpakilalang doktora, scammer pala, 3.5 million tinangay. Pasaway na kapitbahay, inireklamo. Wala pang Pasko at bagong taon, pero panay ang pagpapaputok. Secure sa isang sikat na mall sa Montalban, Rizal, nang haras ng menor de edad. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Limang buwan, tinitiis ni Jade mula sa Kabanatuan City ang gabi-gabing pagpaputok ng kwitis ng kanyang kapitbahay. Ayon kay Jade, ay naistorbo at nabubulabog madalas nagpapaputok sa kanyang mga boarders na karamihan mga estudyante. Ang reklamo, ay makailang beses na raw pinarating ni Jade sa kanilang barangay, subalit hanggang sa ngayon, hindi pa rin naayos na resolba ang problema. Kaya yan ang imbestigahan natin ngayon. Sumbong ng kanyang ito'y detalye. Panoorin. Ako po pong lumapit sa hashtag ipabitag mo, Ben Tulfo, para po ireklamo ko po ang aming kabitbahay na si Ramon Wicoco at Maribik De Jesus Wicoco, kasama na din po yung kanilang mga anak, na kung saan po wala po silang tigas sa pagpapaputok po sa aming lugar. Gabi-gabi naman po ang kanilang pagpaputok, nagsimula pa po to buwan ng July, hanggang sa kasalukuyan po, 9:30 to 11:30 po, nagpapaputok po sila. Ang mga kapitbahay po namin, lalo na po tigit yung mga border po namin, nag-iiyakan na po. Iba po, kumakabog na po ang puso dahil hindi po sila makatulog, hindi po sila makapag-aral, naistobo na po yung natutulog ng mga senior citizen. Gusto ko pong mangyari na sana po ay, sa pamamagitan po ng hashtag ibabitag mo Bentol po, na sana po sila po ay itigil na yung kanilang walang habas ng papaputok na wala namang okasyon, wala namang pong selebrasyon, pero po patuloy pa rin po. At ganun din po, sana po mabigyan po, humingi po sila ng apology sa kanilang ginagawa po sa amin, na kung saan po marami na pong damage, nagkakaroon na po ng anxiety, pagkakasakit, at hindi na po napapanatag. At sana po mabigyan niya rin kami ng damyo sa ginagawa niya po sa amin. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Pakinggan nyo, maayos ng maigi, ano? Matindi po itong sumbong na to. Kung ito po'y nasa Maynila, hindi po magagang mangyayari ng ganito. Kaya ito po'y galing papuro sa probinsya, pumunta lang po dito para makaabot yung sumbong. Makakasama natin yung nagrareklamo si Jade Rizel Timbas. Magandang umaga sa iyo, Jade. Alright, sige. Kumusta ka naman? Mabuti naman po. Alright. Ako'y tatanong lang, ano, para kayo po'y nanonood para makita niyo po, ano, na ito po'y trabaho dapat ng barangay,
At sa barangay naman, kami ho'y makikinig ho sana. Yung iba dyan, may mapupulutan po kayo para maintindihan niyo po yung ano pong kapangyarihan ng barangay. Dahil ang barangay po sa ayos, kaayusan, katahimikan, kung maaari pag medyo nagkakaroon ng kunting problema, ay ginagawa po yung trabaho sa pamamagitan ng pamamagitan mo. Mm-hmm. Pamamagitan, ayusin ang problema. Hindi nakakaabot papunta rito sa hashtag ipabitag mo. Eh pag nakaabot sa amin dito, public service lang. Kung mapapahiya kayo, hindi namin layun na ipahiya kayo, bagkos ipaalam sa tao para ang taong bayan laging panalo sa mga reklamo kapareho na ito, natututo po. Ngayon, sige Jade, ano bang hanggang kasalukuyan pinakahuli anong ginawa sa inyo rito ng inyong kapitbahay na parang nakikita ko mental torture to? Sleepless night, pwede ba natin sabihin? It created anxiety and also may pag-doon sa emotions ng mga tao. We could call that, kung paulit-ulit, serious na. Serye na ng pananakot, pamgugulo, pambubulabog, emotional violence na yan doon sa mga tao. Sabi mo, nag-iiyakan ng mga estudyante, natatakot. Yes po. So, okay. Itatanong ko sa'yo, ikaw ba'y lumapit sa barangay? Yes po. Nagkaroon po kami, sir, noong year 2021 pa po. Nagkaroon na rin po kami ng pag-uusap po dyan. Kasi, sa barangay? Yes po. Sino po yung kapitan the time? Myra Kapinpin po. Si Myra. So, nung anong napag-usapan ninyo nung kayo yung nag-usap-usap sa barangay? Kayo ba yung naayos? Napag-ayos? Hindi po, sir. Ano daw ang dahilan? Unang dahilan. Yung po unang pag-uusap po namin, sir, ang ginawa po sa amin, dahil daw po may blood relation po, magkamag-anak, ayusin na lang daw po. Blood relation nino? Yung pong sa side po namin, kasi po magkatabi po. Oh, okay. Parang ito'y mga kamag-anak ninyo. Yes po. Mm-hmm. Sa side po ng husband. So, side ng husband ninyo. Opo. Kung sinasabing ito'y magkakamag-anak kayo, tatanungin ko lamang sa iyo, kung magkakamag-anak kayo, ano? Distant relative to? Hindi po. Malapit distant po. Okay. So, kaano-ano to ng mister mo? Kapatid. Yung mother po nung Maribik Wicoco, okay, kapatid parang po. Parang hindi na ako importante rin. No? Yes. Kamag-anak pa rin? Yes. Kadugo pa rin? Magkadugo. Alright. Ito bang dahilan kung bakit parang nagkakaroon ng pag-alinlangan ng barangay? Dahil mag-ayos kayong pamilya? Opo. Ano bang pinagkaugatan ng away ng pamilya ninyo? Parang away pamilya kung meron man. Nagsimula din po sa paputok. So, nabubuisit ba sa inyo? Bakit hindi niya ba nakausap ng mister mo na dapat kung sakali, parang pakiusap lang na kung maaari, pakiayos na lang, or hindi ba kayo pwede mag-usap, or ano kayo, layo kayo sa bawat isa? Nagkaroon na po, sir, ng pag-usap, pakiusapan po. Magkapatid. Sino yung yung magkapatid po, yung asawa ko, tsaka yung kamag-anak po talaga niya. Nag-usap na po sila. Nakiusap, na may text, may usapang maayos. Ako rin po, nakipag-usap din po ako kung pwede. Okay, sige. Epekto ng problema. Anong dahilan ng problema? Ano ang ugat ng problema? Bakit na ito ba'y may inggitan, may busitan, may kinalaman sa property? Ako'y nag-iimbestiga na, ano? Yes. Ayoko kasi makita na puro sumbong, bratatatatat-sumbong. Tapos ako'y iniimbestigahan. Ang bawat reklamo at sumbong may panimula. Anong simula nito? Tulungan mo ako rito para maayos natin. Sir, hindi ko po alam. Yun lang po. Anong sinasabi ng mister mo? Sabi niya po. Kamag-anak niya to eh. Ikaw hindi eh. Opo. Kumbaga, hindi ka blood relations, yes. Consanguinity by marriage, yes. Ay kasal kasi kayo. Tanong ko siya, ano ba? Hindi rin po siya malaman po ng asawa ko. Pero po, yun po nagsimula sa pagreklamo sa paputok. Okay. Paputok pa din po. Sige. July 2023, taong kasalukuyan po yan, nung nagsimulang nagpaputok, magpapaputok sa gabi ang kapitbahay na sina Ramon Wicoco. Mm-hmm. Sinubukan nila itong kausapin, subalit bulyaw lamang ang ginawa sa kanya ni Ramon. Ang pagpapaputok ay madalas daw mangyari bandang alas 9 ng gabi hanggang madaling araw. Ayan, nakikita niyo, talagang sinasadya, papunta riyan, parang ba't hindi niya ipaputokin sa loob ng bahay niya. At sinubukan niya itong reklamo sa barangay, subalit hindi pa rin ito naresolba. Bakit kaya? May isang beses na pinuntahan ito ng mga pulis, tumigil lamang ito ng ilang araw, bumalik din uli sa dati. Nagbibenta rin daw ng paputok ang mag-asawa't kadalasan mga bata ang bumibili. Walang tigil ang pagpaputok sa gabi ay nagdudulot ng nervyos, takot sa mga boarders nila Jay at karamihan estudyante at senior citizen. Sa ibababa ng building ninyo, sila?
Magkatabi lang po, sir. Magkatabi talaga po. Yung building na yun. Opo. Wala bang kinalaman sa property to? Wala naman po. Mm-hmm. Okay. Sinubukan tawagan ng Bitag ang mag-asawang Waycopo sa balik hindi sumasagot ang mga ito. Samantala, kinausap ng Bitag ang Barangay Mabini Extension. Ayon sa kanila, ay papalam lang daw ang kapitan ang reklamo pero hindi sila ulit sumasagot ng tawag. Ayon sa barangay, matagal nang na nilang tuhoy na-resolve ba? Oh, matagal na raw na ayos to, sabi ng barangay, ang reklamo ni Jade. Sir, sa totoo lang po, Okay, sandali. Na-resolve ba? Nakapag-ayos na ba? Baka ikaw naman, pakinggan mo muna ako. Okay, hindi tayo pwede magtalo. Huwag ka maging emotional. Kaya ako, bilang tagapamagitan, Ito ba'y baka ikaw ang galit, pero ang mister mo, tapos kadugo niya yun. Ako'y parang medyo hindi kampante. Although, papasalamat ako pagpunta mo sa amin. Yes. Ba't hindi mo kasama ang mister mo, kamag-anak yung nire-reklamo mo? Actually po, sir, alam po ng asawa ko nandito ako. Alright, ba't hindi siya pumunta? May consent po siya dito. Bakit hindi siya pumunta rito? Anong klaseng consent? Pinapayagan niya po ako, sir, na ako po yung mag-complain po sa inyo dahil... Hindi ba, pakinggan mo muna ako, yes. Kasi maraming nanonood sa atin. Gusto ko maraming natututo rito Panalo lagi ang tao. Pag nanonood, meron silang kinapupulot na sinasabing mga bagay na dapat makita. Kung ang mister mo ay lalaki, una sa lahat, kamag-anak niya yung nare-reklamo niya. Nare-reklamo mo, kadugo niya yun Asawa ka niya. So ngayon, dito sa parting to, gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi ako kampante kasi itong si mister mo, dapat siyang pumupunta rito. Kung ako sa mister mo, ako nang pupunta. Pero sa anumang kadahilanan, parang ikaw ang pinapunta niya rito, siguro may dahilan siya, baka busy siya. Pero mas maganda sana kung siya. Ito namang narereklamo ni si Waycoco, ni Ramon, at ayaw sumagot, hindi natin pwede silang mapilit na sumagot kasi parang yung kanilang karapatan, wala silang pakialam. Gusto ko lang malaman sa barangay, yung bang barangay ninyo ngayon, siya pa rin ang barangay chairperson ninyo, iba na? Iba na po. Sino tong barangay ngayon na kausap natin dito? Pwede ba natin tawagan kung sino tong barangay? Ito mang barangay natin dito? Okay. Makap, Maycon, Sikat, Kapimpin. Alright. So, walang numero. Doon sa kabila, kabanatuan. So, gusto ko lang sabihin sa iyo, pinare-resolve mo ang reklamo ninyo. Hindi natin pwedeng kausapin yung Talpulano. Bago na ang barangay, so hindi na yung dating nilapitan ninyo. So, sa akin, gusto kong tapusin to kung paano tayo, alangan ba naman yung sumbong mo, bigla akong tatayo sa iyo na hindi natin matawagan itong nare-reklamo mo. So, ang mister mo, wala dito. So, ang ako nagtataka lang, bakit ngayon ayaw makipag-usap? Okay, itong nare-reklamo mo. So, itong aking sasabihin. Hindi lahat na sasabihin mo sa akin hanggat hindi natin nakausap yung nare-reklamo at ayaw makipag-usap. Siguro, dala na rin ang takot. Alright? Wag mandilat yung mata mo dahil hindi mo akong kaaway. Hindi po. Okay, so, ang problema, itong parting to, parang naintindihan kita. So, hindi ito'y pambarangay. Ang barangay kasi, sila mag-aayos ng sinasabing problema sa loob. Ngayon, kung gusto mong papuntahin ang pulis para katukin yung mga lintik na mga kapitbahay mong kamag-anak, wala namang problema. Pero dahil sila ipinabitag na ayoko magkasunod dito, ayoko, okay? Dinala mong reklamo dito sa pamamagitan, ang reklamo mo kaanak ninyo, may consent ang mister mo. Ayoko na, baka naman sinasabi mo, may consent ang mister mo, bakit hindi natin tawagan ang mister mo? Pwede po. Okay, tawagan natin ang mister mo muna para sigurado na. Yes po. Kung saan naman, bigyan natin yung ito lang. Tawagan na lang, relax ka lang dyan, huwag ka na. Hindi, bigay mong telepono, kami na tatawag. Ibigay mong telepono para kausapin ko mister mo kasi hanggat di ko nakakausap, nagdududa ako. Makinig po kayo mga boss, ito po'y pambarangay. Kami po'y nandito para pag-ayusin. Diplomatiko, gagawin po natin. Wala naman pong problema. Kung talagang bruskuhan, balyahan, bardagulan, hindi po yan ang estilo namin sa amin para ayusin. Pero kami, pag pinakitaan ng bruskuhan, bardagulan, kami po ang may likha niyan. Kami po yung author. Kung sakaling pagdating dyan.
ay hindi po kami na... Kaya ang importante, mas magandang mapakinggan mismo natin sa mister nitong lumapit sa atin, kasi ito dapat person of interest sa atin, dahil unang-una baka sila nagkakaintindi, hindi nagkakaintindihan, hindi natin nakikita ang lalim. So yung sumbong sa atin, hanggat hindi ko nakausap, eh mahirap. So mas magandang makausap muna natin etong mister ni Jade. Nang sa ganon, eto muna. So pakinggan niyo po na maigi, mabilisan lang po ito. Hindi ibig sabihin, tatapusin natin ngayong araw kung kinakailangan natin ipagpaliban at kinakailangan natin makuha lahat ng, you know, bagay, pupwede. Sa linya ng telepono, ang mister nitong si Jade. Ang pangalan po si nitong mister ni Jade, Mr. Limbas o Timbas. Walang pangalan eh. Pangalan ng mister mo? Boji. Opo, Boji po. Boji. Okay. Boji, Badjaw, pareho lang yan. Sige. Boji, magandang umaga sa iyo. Boji. Yes, opo. Okay, Boji, ako po'y una sa lahat dahil kamag-anak mo pala to, kadugo mo ay by virtue of consanguinity, ikaw na siguro mo nang kakausapin ko sa halip ng mister mo kasi kaanak mo to eh. Okay? Sige po. Okay. Boji, ako'y parang diretsahan, public service lang para ma-resolve natin ang problema. Ano ba naging problema mo rito sa inyong kaanak na medyo nagpapaputok, nakikita natin yung cuties, nang naughty finger pa yung kulokoy? So, doon sa parting to, ayan, nakikita mo sa baba, ayan, may naughty finger pa siya. May galit eh, tapos alam niya, binivideohan niyo siya, parang hinahamon pa kayo. Ano bang galitan niyo rito at sino nagvideo nito? Ikaw? Alam niya kasi na nagbibideo kayo, kaya at medyo nagpakita siya ng naughty finger niya, ayan. Okay. Sino ba ang nagvideo nito? Boji, sino nagvideo nito? Kami na po, dahil nga sobra na ng tagal yung kanilang ano, eh gusto na namin ireklamo at kailangan namin makapagpakita ng patunay na heto talaga yung nangyayari. Sila talaga ang pinagmumulan. Okay. Ang pinakaugat po niyan, eh yun lamang sa paputok na pinapuputok nila, July, August, September, October, gabi-gabi yan. So, mga Pilipino citizen ba to? American citizen? Ay, pano yung mga Pilipino citizen? Hindi, yung si sino ba itong si itong sa baba? Paano ito? Ramon? Tinatanong ko lang kung American citizen kasi wala, 4th of July, nagpapaputok talaga roon. Baka everyday is 4th of July, American yon. Kaya kung Pilipino, layo pa eh. Tanong ko sa'yo, hindi naman kaya nagpaputok dahil piyesta. Mga santo, rebulto, imuikot, so nagpapaputok. Alam mo naman sa mga probinsya, ganyan eh. Yung po nga lalaki, si Ramon, talagang bukod kasi dyan, hindi ko alam kung yan ang dala ng kanyang pagiging addict. Natukhang na nga ako nung araw yan eh. Mm-hmm. At katulad ito yung kamag-anak mo? Ang half-sister ko po yung kapatid ko, kumbaga. So, kaanak niyo to? Okay na, sige, kahit half-sister, full-sister, one-fourth sister, kadugo mo pa rin yan, ang gagaling sa atin. Tama? Alright, so, simple lang. Wala po rito half, one-fourth, one-eighth, one-sixteen. Pareho lang po yung kaanak. Sige. So, matigas ang ulo nito at tayo makikipag-usap. Ano, dumating na sa barangay, ano ba ang pagkasunduan ninyo? Sa barangay po wala namang nangyari. Unang-una naman nga kasi, maliit lang itong barangay, magkakakilala ang tao. Ayun na nga, Boji, ano? Kaya ayun ang barangay kasi dapat una, ang hirap kasi pag-ayusin kapag magpamilya unless kung may mga matatanda nag-aayos sa inyo o di naman kaya, derechahan na rito, mas maganda sa ring na lang kayo, magsuntukan kayo eh. Doon po naman sa magkakapamilya, meron naman ho tayo talagang batas. Meron naman tayong ordinansa. Pero sinabi mo, lahat ng batas, ordinansa, kung si ikaw galing sa iyo nagsabi, ikaw nagsabi, natukhang na to, anong ibig sabihin ng tukhang? Alam mo yung tukhang, tok-tok. Tapos kinakausap, hangyo, tukhang. Bisaya yan eh. Uso yan pagdating doon ng mga panahon ng dating administrasyon. So kung natukhang na to at sinasabi mo nang galing mismo sa'yo, gumagamit. So ako magsasabi sa'yo rito, bakit ganun ka nalang kumbastusin? Nasa ugali po nila yun eh. Ang problema rito, kung hindi mo maayos to sa magandang usapan, bruskuhan, bardagulan, balyahan na lang. Ako talaga, ganun ako eh. Hindi ako nagbibiro.
Kung mga taong hindi marunong makinig at medyo ikay hinahamon, magkain kayo ng, kainan na lang kayo ng sigiling labuyo. Kung sinong unang mamanalo, eh, may premyo. Ngayon, kung ako nandyan, pupunta ako dyan, titingnan ko, pareho kayo, ititrain ko kayo ng sipa, suntok, tuhod, siko. Tuturoan ko kayo pareho para magpapawis kayo. Pagkatapos magmedyo luwa ng mga dila ninyo, mag lips to lips kayo agad. Itali ko mga dibdib ninyo. Tulad ng mga estilo ng mga ang ganun, kaya nagbibiro na ako. So anong magagawa mo, anong gusto mong gawin ko rito kay Ramon na kaanak mo? Hindi ko pa siya nakukunan ng panig, eh, hindi naman lahat ng bagay na pinakikinggan natin. Tinatawagan natin, eh, tawagan mo nga si Ramon, baka sakaling nakikinig sa atin ngayon to, subukan natin. O sige. O ngayon, kami po ay maging papapakita ng balanso na hindi po kami one-sided. Magkabilang panig po ito, ano? Mahirap po talaga pag ang pamilya nagbabangayan sa loob ng barangay. Nag-aalangan din ang barangay kasi mahahantong po yan. So sinasabing dito sa parting to, eh, either papasok ng pulisya. Ngayon, eh, yung paggamit ng papaputok at pag nagbebenta ng papaputok, papasok ditong City Hall. Ngayon, sa mga ganitong klaseng sitwasyon, eh, magtuturo na kami mga bagay na dapat gawin kung sakaling ganito man, natututo po kayo. So, mahalaga po rito dito, kung sila yung nagbebenta ng paputok, may lisensya po yan. Kaya, sige, tawagan itong si Ramon. Si Ramon Putok. Ay, Ramon Paputok. Way ko ako. Iba pala yung putok. Amoy yun eh. James, huwag tumatawa dyan ha. Bubungis-kis ka, iba talaga yung mga lumang tao. Ano? Alam ko kasi putok, may putok na tinapay eh. Parang monay, hindi ba? Pero iba naman yung putok sa kilikili. Maayos ka nga yun, James. So tinatawagan natin, parinig nga ako ng ring. Kung baka sakaling pwede natin makausap to. Kasi si Ramon ang dapat dito, hindi po pwedeng tawagan yung misis niya. Kasi si Ramon naman ang gumagawa. So tingnan natin kung ano bang baka importante. Ramon, kung nanonood ka, Ramon, ano? Ramon! Kung nanonood ka, tawagan yung misis na lang. Baka sakaling ma-touch base tayo kay Ramon. Parang nag-miss ko na mag-motor. James, okay ba? Oo. Ramon. Ginagawa na lang para medyo wag ka may stress. Wala rin. Nanunood kaya sila. Alam nila nandito ka. Ayon. O, Ramon! Ramon! Tumatawag kami sa'yo. Pinagkakaloob namin ang iyong karapatan na marinig. Magkabilang panig. Kung ayaw mong marinig kasi hindi mo kami sinasagot. Ramon! Pwede kang tumawag sa amin at hindi kita pipilitin. Huwag ka matakot dahil ganito lang talaga ako. May pagkabrusko pero maamo pa ako sa tupa. Mm-hmm. So, ngayon para sa akin, Ramon! Simple lang. Napabitag ka na. Ay gusto kitang makilala sa magandang paraan. Ayaw ko ng paspasan, ayaw kong bruskuhan. Mm-hmm. Ngayon, tawagan natin to si Vinyari Cafort. Aha. Okay, tingnan muna natin to para maayos natin, para mabisita to. Una sa lahat, pati yung ano, kung maaari, pati yung munisipyo, para masabi natin sa munisipyo, ang pagpabebenta ng paputok, abay, depende ba? Eh, may lisensya ba yan? Kasi kung ginagamit mo, medyo hindi na nasa tama, pwede ka magbenta kahit kumita ka ng konti. Pero pag ginagamit para makaperwisyo bang usapan, si tinatawagan po natin yun. Mabilisan lang to, ano? Sakaling hindi, ebay, mayroon pa naman tayo tomorrow. Sa linya ng telepono si Major Vinia Rocafort. Magandang umaga po sa iyo, ma'am. Ay, sir, magandang umaga po sa lahat po ng taga-subaybay na inyong programa. Isang okay. Mapagpalang umaga po. Kami po ay napapasalamat po, ma'am. Tinanggap po yung tawag natin. Nakalive po tayo sa IBC TV 13. Ganun din po sa CLTV 36 at sa aming YouTube channel. Ma'am, ito po'y idudulog muna namin. Ano pong gagawin ninyo kung sakaling sa barangay hindi maayos dahil pamilya po to, hindi magkasundo sila sa paputok na laging ginagawa po ng kapitbahay nila. Hindi pa natin napapakinggan ng panig, pero nakikita po natin yung video, sinasadya. Tapos nagpapalipad ng tweeties at kinuhanan talaga nila, sinasadya. Nakatutok doon sa bahay mismo, dinadaanan. Nai-stress na po yung mga dito nakatira sa bahay na to. Ano pong magagawa ng pulis natin pag ganito na po? Eh, sa barangay, mukhang nahihirapan ang barangay dahil magkapamilya. Hindi po ba pwede natin inspeksyonin, baka sakaling katokin ang nagbebenta? Nagbebenta raw ng paputok tong sabi ni nagbebenta.
Lantaran nagbebenta o Patago nagbebenta? Patago. Oh, Patago nagbebenta. Kaya dito ma'am, baka sakaling pwede rin yung katukin. Sa amin sir, sa part po ng kapulisan, kung sakali po magsasadya na po sa aming tanggapan si ma'am at si sir para po dun sa reklamo, i-assist naman po namin sila. Ngayon kung sakali po, papapuntahan po natin sa mga naka-civilian po natin ng kapulisan para ma-verify po yung information na sinasabi nila na ito ay patago or palihim po na nagbebenta ng mga paputok para po mas mapatunayan po natin. Kasi po sir, kapag po naka-uniform yung pupunta, maaari po silang magtago. So sa part po ng kapulisan, yun po yung po pwede po namin gamin, sir. Okay. Ma'am, ako suggestion lang. Kami, sanay po kami sa Maynila, no? Pwede po kayo mag-invitation, wala naman sinasabing, invitation in form of for them to answer the question, a simple invitation to say, may reklamo rito, hindi ma-resolve sa barangay, but you know what, hindi kayo pambarangay, pulis po kayo, okay? Dito po ma'am, public service, kaya alam po, paggamit po ng paputok, illegal po yan. Ang pagbebenta ng paputok, illegal po yan. Kinakailangan na lisensya ka, pangpatago ng papaputok. Ito naman ma'am, ay pwedeng isulat sa pamamagitan ng allegation, and to which they'll be given a due process to explain, and then they have to come to the station on invitation. The second, pangalawa, na yung ganun, kung hindi sila nagpapakita, parang they surrender the right to be heard, and so therefore, dapat minamanmanan sila on the basis of the complaint and the videos submitted to you. Hindi po ako nagmamagaling po rito, pero ang ginagawa po natin, defiant po rito, ma'am, may pagka, you know, nag-naughty finger pa siya, habang may video po tayo rito na pwede mong gamitin, we have the video here, for invitation. And then siguro dito, ma'am, silipin na natin sa City Hall na magbebenta ng paputok, ibang usapan na po ito. So, wala pong respeto at ganun lang pong ginagawa niya. Although, pamilya po ito, kayo po sa law enforcement, we have to enforce the law. It's no longer mediation, it's no longer sa barangay, kasi may hesitation sa barangay. Kami naman po naniniwala sa pag inyong pagkatok, ay parang it is a complaint, a valid complaint with a video. And then we can, you can show them na pwedeng tingnan to explain what is he doing in this video. Eh, pwede po magamit siya. Di po ba, ma'am? Yes po, sir. Bali, ngayon lang din po kasi namin nakita yung video. Actually, sir, tatlong beses na po na pinuntahan po ng ating kapulisan, sila, ma'am, at si sir, yung po nire-reklamo po nila, both sides po. Dahil nga po dun sa pagte-text po ng mga complainant po natin sa 888. And then we exert our effort po na makausap po sila at maimbitahan. Yun nga lang po, sir, hindi po talaga sila nagpapakita. Hindi lang, sir, one, kundi maraming beses na rin po. Kung gaano po kadalas si ma'am na nagte-text or si sir na nagte-text po sa 888, ganun din po namin sila kadalas na napuntahan, sir, at naimbitahan para po sana mapag-usapan po yung problema po nila. And then, nung pinupuntahan po namin sila, di po nila sinasabi na may video po silang hawak. So this is the only time lang din po na nakita po pala namin na may video. Which is kung naibigay po sana sa amin that time, yun sir, kung ano po yung mga sinabi niyo po sir, nagawa na po sana po namin. Okay, I understand where you're coming from. I do respect your statement dito, being ay talagang law enforcement po kayo. Mama, no? Ako naman ay nag-aambag lang po ako. I do not want to encroach on the power of the law enforcers natin because you're there to enforce the law. But meron lang po tayo nakikita rito, and that video will never lie. They could be summoned for investigation. Even the NBI can do this to summon them in order to hear the rights or sometimes even visit them. And with this video, we'll show them ito ayon. Yes, sir. And to show them that we are watching, ako mismo magsasabi rito kay Ramon Y. Coco at yung kanyang misis, ipinabitag na sila, wag na nila akong hatakin dyan, matuktukin ko mga ulo ng mga ito eh, hindi ako nagbibiro. Eh kung ganun ka-defiance, maraming beses na, hindi natatakot at walang kinakatakutan, nagpapakita lang po ito mga above the law sila. Di pa ba ma'am? Above yes, the law, and you're doing... Ito po yung sinasabi nito, a sleepless night for those people sa yung borders ng mga estudyante and the senior citizen. Anxiety, emotional violence with intent to really put this kind of pressure. Mental torture. I'm not a lawyer, but these are the things na sinasabi ko po, ma'am, para maintindihan. Kung sakali nakikinig man itong si Ramon at si Marivic, nakikiusap na ako sa inyong dalawang mag-asawa. Now, you're still, hinahanap namin kayo, and we refuse to answer our call, that's your choice. But pag kayo napunta na sa Bitag, ibang usapan na. Ibang level ng sumbungan kami, hindi kami showbiz, hindi kami trending. Pag pinag-uusapan na rito, ma'am, may unlawful act na po ito.
at hindi na po kaya ng barangay pagtatawanan, siguro we have to use the law enforcement. And then at the same time, the city hall, and they have to be make sure to stop from selling, kung totoo man sinasabi, stop from selling ito mga pyrotechnics na to. Eh nakikita yes, po ito, mga bata po, silang parang, eh kung mga bata ang gumagamit, eh nakikita ko po rito mismo yung Ramon eh. So, bibigyan po namin kayo ng video, and then maybe you can write the letter to summon them, or maybe you can knock at their door to say, watch this video, is this you? Ikaw ba to? Yes, sir. Ganun lang. Kasi kung ikaw na to, di ka lang natulfo, binitag ka, ipinabitag ka. Dahil yung dalawang tulfo, politiko na, ako na po yung sinasabing nasa pambansang sumbungan. Wala po kaming pinipili kahit Luzon, Visayas at Mindanao. Pupuntahan po namin kung kinakailangan. Maayos lang po to. Lalo-lalo na doon sa mga defiant, pasaway, sumusuway. Hindi marunong gumalang, thinking that they're above the law. The law must be applied because the law applies to all. We don't have an exemption dito po sa mag-asawa. Mensahe ko puno po yan. Siguro ma'am, you can get the video from the husband who's there and then write that video, the summer or invitation. If not, you can go and show it them and then pwede po silang sampahan ng kaso. Simple lang po ma'am eh. Diba, ma'am? Yes sir, basta kung okay lang po sir, request po namin pumunta po ulit po kami sa kanila ay makausap lang po namin sila. Kasi sa ilang beses na nga po namin silang right. napuntahan, ay hindi rin po nila kami napagpustan para po sana makausap po namin sila. Ma'am, if that's going to be the case, then a case must be filed in the court with this evidence and they can be summoned by the court. Yes, sir. Bahala na po yung mga, kung talagang, kung ito, kung hindi kayo natatakot, Marivic Ramon, hindi ko kayo tinatakot, matakot kasi ginagawa ninyo. Dahil kayo at mga ganyang klaseng trabaho, gawain ninyo, hindi pagkatao ninyo. Gustong-gusto ko at masubukan kung hanggang saan kayo. Ma'am, maraming salamat po, ma'am. Nagbigay na po ako ng lahat. Thank you po, ma'am. Good morning po sa inyong lahat. Good morning din. O, ganito. Wala naman magagawa yung mga sangguni yung panlunsod na yan eh. Mga politiko yan eh. O, di kaya pang sa akin dito, law enforcement. Okay, sige. Nakikinig pa ba ikaw, Boji? Boji? Tulog na si Boji. Pwede o sige, di bali na, hindi na kailangan. O sige, ganito na lang. Babantayan namin to ha, tatawagan namin. Abangan niyo po to dahil nakita niyo po isang klaseng sumbong na kung paano po namin hinahawakan. Eh kami po ay hindi nagpapahiya. Ang estilo po namin ay para ayusin ang sumbong. Trabaho po namin pag ayusin, kung merong resolution or may solusyon. At hindi po namin estilo magbrusko. At mga brusko na po kami, kung pag-uusapan ng balyahan, ay sigurado ito'y bardagulan, ay sawa na po kami dyan eh. Tagal lang po namin ginagawa dyan, kahit nga sino, pati yung mga halangang bituka, binabardagul namin kahit saang lugar eh. Kaya kung maaari, please lang. Medyo nananawa na ako, tumatanda na ngayong cameraman kong si James, napapanot na rin si Isley. Oh. Dahil sa mga ganitong klaseng ano, dahil sa sobra ng tagal, eh, gusto lang po namin makatulong. At hindi po namin kayo in-entertain. Kung meron man kayo, nalilibang man kayo. At pinagagaan po namin yung tanghali po ninyo. Okay ba sa'yo? Hindi pa tatapos dito. Pag-usap tayo sa baba. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. May tatak. Yung tulong namin, yung serbisyo, estilo namin, may tatak. Tatak bitag. Ako po si Ben. Si Ben, bitag, tulfo. Ito po ang hashtag, ipabitag mo. Nagbabalik ang nag-iisang pambansang sumbungan, hashtag, ipabitag mo. Ito na po ang programang kami po ay nag-iisa. At seryoso po ang aming mga public service. Ano po bang mas mabigat? Yung sinasabi nilang may nilabag ka sa batas dahil siguro nag-uusap-usap ang estudyante, biro, at pagkatapos hinold mo dahil may kinalaman doon sa bag mo, baka may bomba, o yung sexual harassment ng isang matandang security guard. Isang 17 years old na babae, kasamang kanyang ina, lumapit po sa hashtag, ibabitag mo, narereklamo nilang pambabastos panghihipo ng isang security guard sa loob mismo ng opisina nito. Ang biktima, 17 years old, kasi 17 lang po niya, itong September, galing sa eskwelahan ang mangyaring insidente. Mas maganda siguro, panoorin niyo ito, pakinggan niyo na maigi,
And then sundan po natin, hindi po tayo magsisino, hawakan po natin yung sumbong na to ng medyo pag-iingat para maintindihan niyo po ano, detalye ng sumbong, panoorin. Ako po si Lisa, nanay po ni Ana. Nangyari po kasi ito nung November 14, bandang alas 3 ng hapon, nang pagkatapos ng klase ng mga bata at nagkayayaan silang magkakaibigan para bumunta sa Robinson at bumili ng gamit nila sa school. Mapasok sila sa mall, nagkabiruan daw po sila na nasabi daw po ng anak ko na ano, na may bag, may bomba sa bag. Pagkatapos po noon, ang ginawa po nung guard, hinold na po yung anak ko, kinuha na po siya. Dinala po sa kabilang building, sa office nila. Pagpasok ng OIC, lumabas yung lady guard. Tapos dun po yung umpisa ng paggawa ng pang-aabuso kay Ana nung OIC na. Ang ginawa po sa kanya, hinawakan yung kamay, hinalikan sa pisngi, hinimas-himas po sa hita. Tapos ang sabi po niya, para masettle daw po yung kaso ng anak ko, pumayag daw po siya na maging girlfriend niya. Ikaw na OIC ng Robinson Montalban, ang gusto kong lang malaman mo na kahit ano pang gawin mong pananakot sa amin, ipaglalaban po namin yung karapatan namin kasi yung anak ko na ginawan mo ng masama, minor de edad pa po yan. At kahit po anong mangyari, lalaban po kami hanggang sa huli. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Umiral po ng gusto yung mother instinct po ng biktima na 17 years old, yung kanyang anak na babae. Medyo nabastos po rito, ano? Kahit sino man siguro, pag mananay, kahit sinong magulang, kahit sino sa atin, hindi naman siguro natin hahayaan na nilalapastangan ang pagkatao at pagkatapos minor de edad pa. Okay, ganito. Kasama natin ngayon live ang mag-ina at si alias Lisa, nagrareklamong nanay at ang kanyang anak kasama si alias Ana. Okay, magandang umaga sa inyong dalawa. Okay? Alright, sige. Nanay, talagang sadya namin pinaupo yung iyong anak. Total, hindi naman nakikita ang kanyang pagkakilanlan para makita ng mga tao na lumapit kayo sa amin, official na ngayon. Opo, sir. Talagang, although yung isang 17 years old kasalukuyan, grade 11 siya. Opo. Mm-hmm. Sige. Mas maganda siguro na inakuha ka. Matapos, ito'y November 14, matapos ang klase, ay pumunta si alias Ana sa Montalban Town Center para bumili ng school supplies. Kasama niya ang iba pa man mga schoolmate. Habang papasok ng mall ay nagkabiruan, mga estudyante, nagaharutan pa siguro to, biro alias Ana, na baka may bomba ang kanilang mga bag. Alam mo namang, narinig lang daw ng security at hindi naman nagsisindi, dinala agad si Ana sa opisina ng mall. Doon sa security, iniwan ng guard si Ana sa loob ng office at maya-maya dumating ang OIC na si Eduardo Abogado. Mm-hmm. Ngayon, habang nasa opisina, pinatanggal daw ng OIC ang face mask ni Ana at pinilit na siya at inilipat na siya sa ibang kwarto. Pakinggan niyo na maigi ito, ano? Ayon kay alias Ana, silang dalawa lang daw na iwan ng OIC sa kwarto. Kwento po ito ng biktima na minor de edad sa loob ng kwarto. Doon daw siya pinaghahalikan sa pisngi at kamay, hinipuan pa raw yung itong biktimang si alias Ana. Hinawakan siya sa binte at sa braso. Kinuha pa ng OIC ang personal number at address. Nagplano pa ito makipag-meet up sa kanya. Abay, ibang usapan to si... At sinabihan pa siya para maisettle ang problema, pumayag ka lang. Maging girlfriend ko. Yan ang sinabi. Ipo. Pagka-uwi sa bahay, nagsumbong agad ang anak, si Ana, sa kanyang ina. Agad naman pumunta sila sa police station para magsumbong. Sinamahan din sila ng dalawang polis, pabalik ng mall at inimbita ang OIC sa police station. Nang araw din yun, ay litong-lito ang nanay ni Ana at tamang proseso at pinakiusapan din ng polis ng kanya na inaabisuhan sila na papipiliin kung magsampa ng kaso or magsasampat mag-hold at maho-hold ang kanyang anak. Nung araw din yun, hindi nasampahan ng kaso ang nakakulong na INC. Kaya dito sa parting to, susubukan natin tawagan itong si Eduardo Abogado. Mm-hmm. Mamaya-maya. So, Nay,
Sino? Kakausapin ko muna, Nay, itong anak ninyo. Sige, para diretsahan. Sige po, sir. Alias Ana, nene. Okay. Nung nakita ka, kayo'y papasok ng mall. Tama? Dadaan kayo roon sa ano, security para titingnan mga bag ninyo. Kayo ba'y nag-uusap-usap ng mga classmate ninyo? May kasama kang classmate mo? Opo. Ilan kayo? Mga nasa anim po, ate. So, lahat kayo babae o may kasamang lalaki? May kasamang lalaki. Alright. So, meron kayong kasamang lalaki. So, kayo ba'y nag-uusap o nagbibiro, nag-aharutan lang? Ano po, naghaharutan po kasi yung tapos nagbibiroan po. Oh, nagbibiroan. Kayo nagbibiro, naghaharutan. Opo. Hindi naman kayo ng parang nagtatawag ng pansin. Hindi po. So, okay. So, kayo lang nag-uusap. Oy, baka may bomba yung bag mo. Opo. Kinakausap mo yung classmate mo. Opo. Hindi mo pinaririnig na parang nagsisigaw, oy, may bomba to, may bomba. Ay, hindi po. Walang ganun. So, binibiro mo lang yung classmate mo. Anong sagot ng classmate mo? Tumatawa lang po siya. Tumatawa. Oh. Kasi parang kalalabas sila sa school para bibili school supply. Narinig ng gwardiya. Opo. Papasok. Opo. Habang in-inspection ng bag ninyo. Mm-hmm. So, nung marinig nyo, anong ginawa sa'yo? Bali, doon na niya na po ako kinuha. Tapos pinunta po ako dun sa office. Kinuha? Sabi, alika, sumama ka? Opo. Hinablot ka? Pina-stay po muna ako saglit. Tsaka niya po ako dinala dun sa office. Pina-stay ka muna. Anong sabi ng mga classmate mo? Inantay po nila ako dun hanggang sa maipunta. Doon ka muna sa gilid, pina-stay. Opo. Pagkatapos, binalikan ka ng gwardiya? Opo. Tapos pagbalik sa'yo, anong ginawa sa'yo? Doon na po ako dinala sa office po. So, doon sa lobby, doon sa pagpasok sa entrance, dinala ka sa security office. Opo. Pagdating sa security office, may mga tao ba ron? Meron pong lady guard na nagbabantay po sa labas. Alright. So, may lady guard na bumabantay. So, okay, may lady guard na bumabantay. O, anong ginawa ng lady guard na makakausap kayo? Kinausap ka ba ng lady guard? Nung ano na po, last na po, pero po nung... Kinausap ka ba ng lady guard? O tinanong ba ng lady guard? Ano bang nangyari dyan? Ba't daladala mo yung bata rito? Nagtanong po siya. O, anong tinanong sa'yo ng lady guard? Kung ano daw po yung kasalanan, tapos ayun nga po. Alright. So, sinong sumagot? Ikaw bang pinasagot ni lady guard kung anong kasalanan mo? O tinanong doon sa... Doon po guard? Sa guard na kasama. Anong sinabi ng guard nung tinanong ng lady guard? Anong threat daw. Ha? Bomb threat. Mukha ka bang turirista? Hindi naman. Mukha kang estudyante. Okay. So, ano sinabi ng guardia na makita ng babae? Anong sinabi niya sa'yo? Pinapasok na lang po ako dun sa ano. Wala na po siyang sinabi. Pinapasok ka sa? Dun po sa office. Sa office. Sinong tao dun sa loob ng office? Pagpasok niyo sa security office, sa loob ng office, pasok ka. Tama? Opo. Wala kang kasama dun? Wala po. Yung lady guard sa labas? Nandun lang po siya, nakaupo po. Pero sa labas siya? Opo. Pagpasok nyo sa isang kwarto, sinarang pinto. Opo. Inantay mo si gwardiya, itong si guard Opo. Eduardo. Mm-hmm. So, ano nangyari? Nagantay ka? Opo. Mm-hmm. Ano sinabi sa'yo? Diyan ka muna. Opo, yun po. Bakit daw diyan ka? Iimbestigahan ka? Opo. Wala ba nag-imbestiga sa'yo para sabihin? Ano bang nangyayari sa'yo? Nung ano na lang po, pagpasok po yun na po yung nag-imbestiga. Pagpasok niya ngayon, sige, okay, Nay, relax ka lang. Huwag mo na ang pakwentuhan. Sundan lang ako, nag-iimbestiga na ako. Kasi para masundan na may nanunood yung iyong nangyari na papasok ka, relax ka lang, Nay, okay? Mamaya kakausapin kita. Sundan mo ako kasi ako nag-iimbestiga para maintindihan habang nakikinig sa atin sa Attorney Batas Mauricio. Mm-hmm. So, nasa loob ka na ng kwarto, sinarang pinto, nag-antay ka ng mga ilang minuto? Opo. Ilang minuto ka nag-antay? Mga 3 minutes po. 3 minutes lang. Mamaya-maya, yung lady guard sa labas, saradong pinto ng isang kwarto, kaninong kwarto yun? Office po ata nila yun eh. Ng mga... Hindi. Pumasok ka na sa office pero may isang kwarto pa. Hindi po. Sa labas lang po mismo ng office. Doon po siya nakaupo. So sa labas ng office, isang kwarto sarado, si lady guard sa labas. Opo. Wala siya sa loob? Wala po. Nagbabantay po sa labas. Sa labas. So mag-isa ka lang doon sa loob ng opisina? Opo. Hindi ka na tinanong ng lady guard, ne, ano ba nangyari? Hindi na po. Basta sinabi ng gwardiya, bomb threat? Opo. So, nag-antay ka ng mga ilang minuto? 3 minuto? Opo. Nung dumating si guard, itong si nare-reklamo mong guard, anong oras nang dumating? Anong bukad niya? Si Eduardo Abogado, anong sinabi? Ayun po, lumapit sa akin. Tapos in-explain niya po yung mga consequences nung ginawa ko po. In-explain niya sa iyo kung ano yung kahihinatnan sa ginawa mo.
Sinabi niya ba malaking krimen yan? Ne. Opo. Yun. Paano niya sinabi sa'yo? Sige, pagkwento, mas maganda kinikwento mo kasi nakikinig sa atin. Lahat po, mahil gwardiya kayo, lahat po mga magulang, kung nakikinig po kayo, sexual harassment po to para sa bata. So makikinig lang po kayo, maganda ikwento mo lang kung ano yung iyong naranasan habang nagpapaliwanag siya. Anong paliwanag niya sa'yo? Bali, nung kinikwento niya po yung mga consequences, mm-hmm. nung pagtapos niya pong sinabi yun, sabi niya po sa akin na para daw po ma-settle na lang yung kaso ko, pumayag daw po ako na maging girlfriend niya po. Mm-hmm. Sinabi niya sa'yo, makukulong ka, datating yung police. Opo. Magtatawag siya ng police. Opo. Dahil sa ginawa mo, dahil nag-uusap, hindi mo sinabi, hindi ka naman sumisigaw, may bomba. Hindi naman. Usapan lang din yung magkaka-classmate, narinig niya lang. Opo. Mm-hmm. So, hiniwalay ka, nasaan yung ibang mga kasama, iniiwan ka na lang? Sinamahan po nila ako dun sa taas pero pinaalis po sila nung lady guard. Sinamahan ka dun sa kwarto pero pinaalis siya ng lady guard. Opo. Okay, nung pinaalis ka sa lady guard, mag-isa ka ngayon doon, yung mga classmate mo sa labas lang? Sa baba po sila. Nag-aantay? Opo. Alright. Anong nangyari nung sinabing, sige, para maayos na lang to, itong konsekwensya, itong mangyayari sa ginawa mo? Anong sinabi niya sa'yo? Ayun nga po, sabi niya po na para matapos na lang, pumayag daw po ako na maging girlfriend niya. Mm-hmm. Tapos doon niya na po hinihingi yung number ko, yung address ko, ganyan po. Tapos sabi niya, meet up daw po kami, ganyan. Mm-hmm. Pinatanong niya na po kung saan ko gusto kumain, mm-hmm. ganon. Tapos doon nga po pinapatanggal niya yung face mask ko, ayaw niya po ipabalik. Tapos... Gusto niya makita kung anong mukha mo. Tapos paulit-ulit niya pong tinitignan yung ID ko po. Mm-hmm. Ganyan. Tapos habang palapit siya ng palapit sa akin. Mm-hmm. Tapos syempre, minor de edad po, hindi ko po alam kung anong gagawin ko nun. Mm-hmm. Baka mamaya may dala siyang baril. Mm-hmm. Sinusunod ko na lang po yung mga gusto niya. So, napilitan ka sa takot? Opo. Mm-hmm. Ano pa mga sinabi niya sa'yo? Hinawakawakan ka sa kamay, sa braso? Opo, nalikan po ako sa kamay, ganyan. Tapos... Sabi niya po, girlfriend na kita, ganyan. Tapos, kinuha nung... Hindi ka pa sumasagot? Ano? Natulala ka? Opo. Tapos, sinubukan niya pong yung number po na binigay ko sa kanya para daw po ma-sure, sinubukan niya pong tawagan. Okay. Tapos, ayun po. Nag-ring yung telepono mo? Mm-hmm. So, pagkatapos na, ano pang ginawa? Hanggang sa... Ano na po yung usapan namin na kung saan na po napunta. Tapos... Nung pinipilit ko po na tinatanong ko po siya na baka nandun na po yung mga kaibigan ko sa baba. Mm-hmm. Pero sinasabi niya po na wala pa, ganyan. Tapos pinipilit ko pong isuot yung face mask ko pero ayaw niya po ipabalik, ganyan. Tapos nung palalabas na po sana ako, hinalikan niya po ako sa pisngi ko. Mm-hmm. Tapos dun na po. Tapos sabi niya po, sagutin ko daw po dapat lagi yung tawag niya. Mm-hmm. Tapos sinabi niya rin po na ulitin ko pa daw po yung ginawa ko para makita niya daw po ulit ako. Tinuruan ka pa na gumawa. Mali na nga, tinuturuan ka ng mali. Mm-hmm. Pero sino nag-save ng number mo ng cellphone? Paano niya binigay? Sinave niya, binigay mo, kinuha niya. Ano pa, paano kayo nagpalitan ng number? Bali po, ang una po noon, kinuha niya po yung number ko. Tapos po, sabi niya po sa akin na kunin ko din daw po yung number niya. So, sino nag-save ng number niya sa'yo? Ikaw o siya? Siya po yung naglagay sa notes cellphone ko. Cellphone mo. Siya mismo ang naglagay para isinave niya sa number mo. Para yun ang number na tatawagin mo. Di po ba sa kanya sinabi, Chip, minor de edad po ako? Na... Ano na rin po kasi yung utak ko sa sobrang takot. So, natulala ka na karamihan. So, okay, sige. Alright. Nung pagdating sa bahay, sinabi mo sa nanay mo? Opo, umiyak po. Nagpa-police kayo? Opo. Umiyak ka. Ano nangyari sa police station, Nay? Yun nga po, sir. Nung pagpunta na po namin, kasi nung pagdating po niya, sinabi agad sa akin, yun, yung panganay ko din na anak, sabi niya, tara ma-diretso na tayo sa police. Sa police, okay. Ano nangyari sa police station? Pagpunta namin po doon, may isang sa desk officer, okay. Opo. Sabi niya, antayin ninyo lang saglit yung dalawang pulis na magsasama sa inyo para... Pumunta ba kayo? So, in other words, sinamahan kayo sa mall? Sinamahan po kami Bumalik sa mall. Bumalik kayo sa mall? Opo. Mm-hmm. Anong nangyari pagdating sa mall? Yun po, inimbitahan. Sabi niya... Okay, sige. Mas maganda, ano, para medyo mababilis ka. Kulang tayo sa oras. Opo. So,
kapareho sa anak mo, iniimbestigahan ko detalye para sa iyo, diretso na tayo. Total, pumunta ka sa pulis, pagdating sa pulis, niyaya mong anak, niyaya ka ng isang anak mo, dumating ka sa pulis. Kumilos na ng pulis, pumunta roon sa site. Mm-hmm. So, anong ginawa ng pulis? Inimbitahan ba yung guard papunta sa police station? Inimbitahan po, sir, papunta sa ano? Dumating ba sa police station? Opo. Pumunta yung guard sa police station? Hindi, sir. Kasama na namin po sa police, ano, patrol car po. Okay. Kasama ninyo sa police. So, dinala ang security guard sa police station. Opo. Ang inimbitahan. Mm-hmm. So, ano pong nangyari pagdating sa police station? Binibilisan ko lang po, ano, kasi pagdating po sa police station, sir, ano, pagdating, pinapasok naman po yung security guard kasi may mga kasama din siyang tatlo. Na bakit mga may kasama siya? Yung OIC po, may kasamang tatlong security guard din po. Mm-hmm. Pinapasok sila, muna pinapasok. Mm-hmm. Tapos, Pinapasok sila, pero anong ginawa sa inyo? Pinagantay kayo sa labas? Pinagantay muna po kami sa labas. Inuna muna sila? Opo. Pagkatapos po... Sandali muna, nakuha na ba kayo ng polis? Sundan mo ako, ano? Apo, kasi baka po. May mali. Sige po, sir. Kasi sa kukwento mo na yan, eh, babalik tayo. Inuunahan ko, tinitingnan ko kung anong mali na ginawa ng mga polis doon, kung may mali man. Hindi ako naghahanap ng mali, pero proseso ang hinahanap natin dito. Sige po. Mas inuna pa nilang kausapin yung tatlong kasamahan ng security guard na umabuso o di kaya nang nag-chancing sa anak mo pagkatapos kaysa sa inyo. Opo. Hindi ba kayo binigyan ng women's desk na nandoon para umbisahan siya ng mga pulis na babae? Doon, sir, yung pinagtaan... Meron ba nag-imbestiga sa anak ninyong pulis na babae? Nung pagkatapos po nila, sir. Kaya nga, okay na sa akin. Nandoon sila. Opo. Binigyan ba ang kayo na pulis na babae dahil minor de edad, women and children? Opo. May pulis women ba nag-imbestiga sa... Sinabi niya ba? Meron po, sir. All pero... Right. Okay, sige na. Ano? Proseso, tinitingnan Opo. Ko. Hindi na... So, yung tatlong pulis pumasok doon, inimbitahan nila, pero siya naman pinapunta sa isang police woman, inimbestigahan. Gusto ko lang maging malinaw kasi baka malituwa na sa kwento mo. Kinakampihan na namin kayo, okay na. Okay, huwag mo nang dagdagan. Diretso tayo. So, yung tatlo pumasok doon, inimbestigahan ng pulis, ito naman siya, may humawak na police woman. Sa labas. May nag-iimbestiga. Anong ginawa ng police woman para mag-imbestiga? Yung pulis... Nandoon ka ha? Kasi nanay ka, minor de edad to eh. So yung ano po kasi, yung nag-imbestiga sa mga... Babae, kasi sandali. Babae yung police, po. Yung police, gusto ko, huwag ka malilito. Doon na ako, binigyan ba ang anak mo ng babaeng police para tanungin siya? Binigyan po sir, pero pagkatapos, yung babae kasi na yun na police officer sir, siya din yung nakipag-usap doon sa... Inuna muna yung Opo. Ng police woman? Opo, bago So, pagdating sa kanya, nauna muna ang kinausap ng Opo. Police woman, yung tatlong security guard. Opo. Sa kwarto. Opo. Kayo sa labas. Opo muna. Ay, inuna muna yung nagre-reklamo, hindi ba dapat inuna muna ka? So, nung lumabas yung police woman, siya kinausap. Opo. Tapos pagkalabas po nila, sa kami pinapasok. Pinapasok. So anong nangyari ng investigasyon ng polis? Anong sinabi ng polis? Pinalaya yung tatlo? Hindi pa po, sir. Nasa labas? Hinold naman po. Nandun pa lang sila okay, sa... Sige. Okay na sa akin. Anong napag-usapan sa loob na habang ikaw nandoon? Kasi anak mo yan eh. Ano lang po, sir, anong pinapa... ano sa Salaysay. Kanya? Pinapasalaysay yung mga nangyari po. Mm-hmm. Ganun lang po. Nandun ka. Opo, so, sir. Sinabi niya lahat. Opo, sir. So, anong ginawa ng police woman? Masalaysay ng reklamo tulad ng pagsasalaysay? Inano po niya, sir? Anong tawag doon, anak? Prenent niyo po. Prenent. Okay. Pagkatapos niyan, so, anong ginawa? Hindi ba hinold muna yung police? Ang nangyari kasi, sir, nung ano, nagsabay-sabay na po kaming umalis eh. Nung paalis bakit, kami, bakit sabay-sabay kayo inalis, hindi man lang umalis, hindi man lang hinold muna yung further investigation? Kasi hindi pa po kami daw nagpa-file ng... Kasi ang ginawa ko, sir... Nandoon na kayo sa police station, nagreklamo na, tapos hindi pa nagpa-file. Saan magpa-file? Hindi, pakinggan mo ako, importante to, ano? Opo, sir. Mas importante to sa sasabihin mo kasi tinitingnan ko bakit nanditong anak ninyo pumunta na kayo sa police station. Nag-iimbestiga na ako eh. Yung pakay ko rito ay para bakit na-release kayo at kasama yung ano na parang walang nangyari. Eh dapat ito, Women's Children's Police Department ng PNP dito sa ano, may mali. So sa akin, huwag ka na magkukwento kasi hinahabol ko sila. Opo. Hindi naman siguro kayo pupunta rito sa akin kung natapos Opo. Na yan. Kung na-hold muna yung si lalaki. Nasampahan ng kaso.
Ano ba nangyari? Bakit sabay-sabay kayo umalis na wala man lang nangyari? Ang dahilan po naman nila, sir, ano daw eh. Kasi sabi ko kasi, hindi muna ako magpa-file ng kaso. Kaso po. Dahil ikaw na, ikaw na mismo na siya, hindi ka muna magpa-file. Bakit? Kasi nga po, sir, ano, may ito pinatawag sa akin na kinausap ko na pag pinailan daw po namin ng kaso, doon mismo yung OIC, kakasuhan din daw yung anak ko. Yung hold din nila. Ah, okay. So, okay lang yun. Kung kakasuhan ng anak mo, parang kakasuhan ng anak mo, eh, minor di edad to. Mas malaking kasalanan yung natakot ako, sir, hindi ko alam yung ano. Alright, sige, okay. Ko kasi pinapaliwanag ko, wala kang kasalanan. Hindi ikaw nag hindi ako nag hindi kita iniimbestigahan. Ang alam ko kasi sir, makukulong din. Sige, okay, sige. Natakot ako, okay, makulong din yung anak ko. Una sa lahat si Attorney Batas Mauricio, tawagan muna natin dito. Okay. Kaya ako interesado sa kwento kasi nandoon ka na. Kung kayo po'y nanonood, kape pong estilo po namin sa bitag, nag-iimbestiga po kami. Hindi po kami karakaraka na bubula mga bibig. May kinakagalitan agad, hindi po kami ganon. Estilo po namin, nag-iimbestiga sa proseso muna kung paano ito dinala sa police station. Nandoon na sila sa police station, parang nangyari. Eh, wala namang ginawa ang police kasi sinabi pa, wag daw muna, kaya hindi muna sila mag-file ng kaso. Kasi pag nag-file na ng kaso, makukulong yung anak. Kita mo nga naman itong mga kulokoy na itong, naku, ano ba naman to? Sa pag-usapan muna natin to para malaman po natin habang tinatawagan po natin si Attorney Batas Mauricio, para ipaliwanag ang proseso po na kapag ang isang biktima nagreklamo, dinampot na yung police, ano ng police, itong security guard, dinala sa presinto. Pagdating sa presinto, nag-inuna, imbestigahan yung mga guards. At pagkatapos, tatlo may kasama. Pagkatapos, yung biktima kasama ang nanay sa labas nag-aantay tsaka sila kinausap. So ang pag-aalinlangan daw ng nanay na huwag muna magsampa ng kaso kasi nagpanik naman sila sa parte na dapat ginawa muna ng pulis yung tamang proseso dahil minor di edad, 17, sa parting to, sa halip na i-hold or gawin ng proseso, eh ito naman si nanay, hindi na daw muna mag-file ng kaso kasi sinabi ba ng policewoman na kapag kayo nag-file ng kaso, makukulong yung anak mo? Kakasuhan din daw, sir. Makukulong din. Kakasuhan at makukulong. Sinabi okay. Na ng polis. Hindi po yung polis ang nagsabi, sino, sir. Sino may sabi? Mayroon siyang pinakuusap sa akin. Tinatanong ko kung sino. Sabi niya, basta kausapin ko na daw po. Sa cellphone po. Cellphone po nung... Sino ang kausap, ang pinakausap sa'yo? Di ko po kilala. Polis bang nakuusap sa'yo? Opo, yung polis, yung ano, sino daw yung polis na kausap na kausap na sinabi? Nagpakilala ba sa'yo yung polis sa cellphone kapag nagsumanta ka? Tinanong ko nga po. Pakinggan mo muna ako, huwag kang sumabay. Opo, sir. Kasi importante na itong imbestiga ko, ano? Opo, sir. Tinutulungan ko na kayo, tinitingnan ko parang proseso. Opo, sir. Alright, tatapusin mo ako. Opo, sir. May tinawagan yung policewoman, pagkatapos sinabi, pinakausap sa'yo. Opo. Ano daw sinabi sa'yo ng pinakausap ng policewoman habang nasa telepono? Sino daw yun? Tinanong ko po, sir, kung sino. Uh-huh. Sabi niya, basta ano daw. Basta sino may sabi niyan? Yung policewoman? Yung sa telepono? Opo. Lalaking kausap mo, babae? Babae po. Nagpakilala ba siyang polis? Siya na po yung naka-ano doon, sir. Hindi, sa telepono mo kausap eh. Ay, yung sa telepono po. Hindi po, sir. Pakinggan mo ako, ano? Huwag ka mataranta. Importante to sa loob na kayo ng presinto. Sinabi na may tinawagan yung policewoman. Okay? Sundan mo ako, huwag ka magpanik. Opo, sir. Sa telepono, may kausap yung policewoman. Opo. Ibinigay sa'yo yung telepono? Opo, kausapin ko daw po, sir. O, kausapin mo. Bakit mo raw kakausapin sa telepono yung binigay ng policewoman yung cellphone niya? Sino daw yung kakausapin mo? Hindi ko po kilala, sir. Hindi naman sinabi. Police daw yon. Bakit mo pa kinakausap sa loob ka ng presinto yung policewoman mismo mag-iimbestiga? Hindi ba alam kung ano yung kaso? Ano, okay, sige. Anong sinabi ng babae sa telepono na kinausap mo? Anong sinabi sa'yo? Ang sabi niya, sir, ano... Hindi siya nagpakilala na kung pulis siya, basta pinakausap lang sa'yo. Anong sinabi? Hindi po, sir. Ang sabi po nung nakausap po sa cellphone, sabi po niya, kung itutuloy ko daw po yung kaso, makakasuhan din daw po yung anak ko. Okay lang. Makukulong daw din po, sir. So, sinabi sa'yo, nagpakilala ba siya kung sino siya? Hindi po, sir. Tinanong ba yung policewoman na nagbigay ng cellphone sa'yo, nag-imbestiga sa kanya, sino yung kausap ko? Tinanong mo? Tinanong ko po sa'yo nung una, bago ko kinuha yung cellphone, pero... Hindi. Pagkatapos makausap, makinig ka. Ay, pagkatapos po, sir, hindi po.
Hindi niya ba sinabi kung sinong kausap mo? Hindi po, sir. Pakinggan mo ako, ano? Opo, sir. Focus ka sa akin, focus ka sa akin. So, nung kinuha sa yung cellphone, kinuha na, hindi ba sinabi, oh, sino to? Hindi mo ba tinanong, ma'am, sino pong kausap ko? Hindi po nakupunan. Kaya, sir, ang sinabi mo, pag nag-file ka ng kaso, at siya'y pasa, makakasuhan, posible makulong. Opo. Okay. So, kaya hindi ka na nagsampang muna ng kaso. Hindi sinabi kung sinong kausap mo. Hindi. Pakitawagan nga ulit si Batas Mauricio dito sa the same time. At the same time, habang kinakausap, dinadial natin, still trying to contact. So, kausapin natin muna rito ang si Police Major Mary Joy Ojas Castro. Ojas Castro. Mm-hmm. Ito ba yung major o yung alam mo yung police woman na nag-imbestiga? Hindi ko rin hindi po kayo, sa linya ng telepono. Mm-hmm. Police Master Sergeant Mary Joy Ojas Castro, magandang umaga po sa iyo, ma'am. Yes po, sir. Good morning po. Ma'am, tayo po ay nakalive po sa IBC TV 13 at CLTV 36 at worldwide. Ito po ay nakabeam po tayo sa ating Bitag official YouTube channel po ng Bitag. Ano? Ma'am, okay. Nakaabot ba sa inyo itong kaso ng 17 years old na dinala sa presinto ninyo dahil nagreklamo po sila na una, galing po sa mall, dahil daw po nagbibiroan lang itong mga nag-uusap sila. So, may nangyari po sa may mall, sa doob mo mismo ng office ng guard na parang siya po'y hinalikan, hinipuan, kinuha yung phone number, at sinasabi ng ganito, malaki yung konsekwensa na makukulong ka dahil doon sa usapan na, oh, baka may bomba yung bag mo sa loob ng mga estudyante po ito, out of, na sila po'y kagagaling eskwelahan. So, dumating po sa presinto, kasama rin po yung tatlong gwardiya at may OIC, yung nanay at saka yung kanyang anak, nasa presinto rin. Unang kinausap po yung tatlong security guard at yung OIC ni Edward, yung police, yung ano, narareklamong gwardiya. And then, pagkatapos, kinausap, tsaka palang kinausap, ng policewoman natin dyan, policewoman ano? Yung itong biktima, which is inuna mo na yung suspect. At pagkatapos, may pinakausap daw yung policewoman sa cellphone na hindi pinakilala kung sinong kausap, at sa telepono raw sinabi, makakasuhan yung anak mo kapag nag-file ka, kasi magpa-file din ang kaso yung gwardiya. Yung gwardiya po, nasa itong 17 years old po, minor pa po to. Hinipuan po, pinaghahalikan, pagkatas kinuha yung cellphone at gusto daw maging boyfriend. Kaya hindi po nakapag-file itong sinanay, kaya pareho po sila. Dennis parang pinauwi, kaya po rin, nagpabitag na po to. Ma'am, ano pong nakikita niyo yung prosesong mali ron? Great. Ano po yun, sir, nakarating po sa akin yan. Okay. Ako nga po yung tinawagan nung reliever namin doon during that time, nung gabing iyon. So, kasi kayo po nakausap? Opo, nagpakilala din po ako na ako yung WCPDPNCO po nila. So, ikaw yung sinasabi, ma'am, na nakausap nitong nagrereklamo nanay? Opo, opo. Mm-hmm. Nagpakilala, opo, po kay, po. Nagpakilala po kayo sa nanay? Opo, sir, nagpakilala po ako na ako po yung WCPDPNCO mm-hmm. nila na nung gabing yon. Okay. Ngayon po, may complaint din po kasi sa kanila about po doon sa threat bomb nga po na nag-ano nga din daw sa kanila na nagpa-complaint si guard. Okay. So, ang sabi ko po, nagko-complain si guard sa kanila, nagko-complain din sila kay guard. It's okay kung kaya dapat, po, siguro ma'am, it's okay. But now, tingnan po natin. Ito pong 17 years old, do you consider her a minor or of legal age? Yes, sir, opo. Minor ba siya of legal age? Minor po, sir. So, minor. Mm-hmm. So, okay, tingnan po muna natin, minor po ito, ano? Mm-hmm. So, take note of that, ma'am. Minor po to, 17. Uulitin ko, kasi 17 lang noong September. Okay, minor po yan. Galing sa bibig ninyo, ma'am. Tama? Opo, yan po yung ano. Can you file a criminal case against a minor or just simply nag-uusap sila ng kanyang classmate na baka may bomba ka, tapos hinold siya, pagkatapos dinala doon sa loob ng gwardiya na ginawa naman ng trabaho, pero pagdating doon, bantay sa lakay, inakurso na dahan, pinatanggal yung face mask, pinaghahalikan, kinuha yung cellphone, sinay doon, pagkatapos pinaghihimas-himas, eh nandito po yung bata, pagkatapos, so nakikita nyo, alin pong mabigat yung
17 years old na nagsasabi na, oh, magbibiroan sila, narinig na ng gwardiya, dinala doon. Hindi ba dapat, ma'am, dapat kumuha, magtatawag muna ng police para ma-determine ang police kung ano yung tama. At hindi po lang ginawa, ma'am, sandali, ano? At hindi po ginawa ng gwardiya at yung mall na minor po ang kanilang hinold. Hindi po lang inaresto. It was sort of being detained at the guard's office without even having to tell, ask her, ilang taong ka na ba, iha? By law, alam po natin yan. So, dinala po, nagreklamo sa presinto, dinala po, dumating sila doon, kausap po ng inyong police, at kayo pala pong kausap sa telepono. Kung hindi niyo po nakikitang mali, eh patuloy po tayong magkakamali rito. Ano pong mali? Ma'am, ay, nandiyan ba kayo? Ano pong mali sa ginawa po ninyo? Ganito po kasi yun, sir. So, ma'am, ano po ang mali? Kasi minor, 17 years old, kasi 17 lang, na pagkatapos, sinabi niyo sa nanay, magsasampa. It's okay, magsampa, para nga on the record. Bakit parang instead of saying, kasi Women and Children's Division, kayo po yan, kapakanan, kalagayan, at karapatan nung ano, minor de edad. Hindi po karapatan ng gwardiya. Suspect po ang gwardiya rito. So now, let me ask you again. Minor po to, kasi 17 lang. Dinala sa loob ng kanya, uulitin ko, dinala sa loob ng gwardiya dahil nag-uusap-usap sila, mga magka-classmate. They're all grade 11. Pagkatapos, pupunta para bumili, nag-uusap parang, uy, baka may bomba yung bag mo. Narinig ng gwardiya, kinuha yung isa. Mabuti sana, uy, may bomba. Hindi po ganon. So, they were just kidding around, you know, how kids are, minor. Dinala sa opisina, okay lang po, para maimbestigahan. Okay po, tama pong ginawa ng gwardiya. Pero di ba, ma'am, dapat tatawag muna sila ng polis? Ang hindi po, ma'am, kinornyo niya sa loob. Kinuha yung cellphone number, hinalikan sa kamay, gusto maging girlfriend. Tapos hinawakan sa binti, sa braso. Umuwi po yung bata, nagsumbong sa nanay. Tama po, ganon. Ngayon, pinakawalan po siya, basta't importante, tawagan at gusto maging boyfriend tong gwardiya. Ngayon, minor po to, ha? O, ngayon, pumunta sa presinto ninyo. Pagdating dyan, dumating yung mga gwardiya, unan yung kinausap, yung mga suspect, yung suspect na gwardiya, sa halip na asikasuhin ng inyong policewoman, W, Women's and Children Division, ito po yung babae na to, minor de edad, inuna pa yung mga suspect. Paglabas, kinausap, ibinibigay ng policewoman mo sa telepono, ikaw pala sa telepono niya, sinabi mo sa nanay, oh, pag magpa-file kayo ng kaso, magpa-file din ng gwardiya ng kaso. Ngayon, sa hindi naman alam ng nanay, wala namang abogado, hindi muna sila nag-file ng kaso kasi baka makulong daw ang kanyang anak. Kaya tanong, sino man mas bigat na kasalanan? Yung manyakis na gwardiya o minor de edad na hindi mo pwedeng sampa ng kaso? Kasi kahit na sabi nagbibiroan, it's not sa airport, it's not po para mabuti sana kung titingnan ang profile mo yung sinasabing suspect. Mga estudyante po sila. So ngayon, ma'am, ano nakita niyo mali? So gayto po kasi yung sir, ano? So ang nangyari po kasi niyan, ma'am, hindi po na namin kayo marinig, ano? Ano pong okay, ano, po. Pakiulit, nag-echo po kayo. So ano pong mali sa ginawa po ninyo instead of gayto po yung sir, na ako po ay hiningian po noon dahil ng advice, dahil po ay nagkausap na po diyan yung aming. All right, sige, ma'am, sandali po, ma'am, ano, dahil nag-echo, ano? Si Attorney Batas Mauricio sa linya ng telepono. Attorney Batas, narinig mo yung usapan dito, Attorney? Opo, magandang umaga. Magandang umaga sa'yo, Attorney. Magandang umaga po, Ginoong Bentulfo. At magandang umaga po. Bakit nangyay ako? Sa pabitag mo. Medyo magigat po yung katayuan nito mga pulis na to dahil marami pong paglabag. Criminal, civil, at administrativo. Malina ba? Sandali, Attorney, malina ba tong ano natin? Yeah. All right. Po sa akin. I mean, you're coming in clear dito po sa akin. Nilalagyan ko. Dito po sa Naik, Cavite. Alright? Okay? Mukha po na. Alright, sandali lang. Pakibukas nga itong pinto para marinig ko. Parang ano, okay. Okay, patayin mo muna yung monitor. Hindi kita masyado marinig, Attorney. I'm sorry, ano? Medyo may problema kami sa monitor.
So mapakikinggan ko, monitor live para nagkakaintindihan tayo. Sige, may time delay ng konti. Sige, attorney, go on. Alright, okay. Mabigat po yung ginawa nitong mga kapulisan kasama po yung kuwadya. Sapagkat lilitaw, meron pong pananagutang kriminal, pananagutang civil at pananagutang administratibo ang lahat ng sangkot. Unahin po natin yung pulis. Alam po ng pulis, merong umiral na batas na Republic Act 7438. You know, and tulpo mga kapulis, ang sinasabi dyan, pagka isang tao ay inimbestigahan sa isang krimen o sa isang paglapag sa batas, ang tungkulin po ng sino mang nag-umpisang mag-imbestiga kasama ng mga kapulisan, unang-una, sahakuyan ang Miranda rights, may karapatang tumahimik, may karapatang huwag magsalita, may karapatang kumuha ng abogado. At yun po ang pinakamabigat. Kung hindi makakuha kagad ng abogado, kukuha po yung kapulisan o yung sino mang nag-imbestiga kasama po yung gwardiya ng Public Attorney's Office at ibigay po dyan sa kanilang iniimbestigahan upang matulungang legal. Pag hindi po nila ginawa yun, mababa po 12 pagkakatangguyan, ginawang Ventulfo, kasama na ang suspensyon o pagkakatanggal sa tungkulin ng lahat ng mga sangkot. Mapagwardiyang privado yan o di kaya mapapulis sa Philippine National Police, ginawang Ventulfo. Okay, attorney, pwede bang sampahan ang kasong 17 years old na kriminal at pananakot nila pwede naman under the guidance of DSWD dahil may batas si Kiko Pangilinan dyan, juvenile law. Is she still covered in juvenile law 17 kasi 17 lang? Well, ang sinasabi po na Pangilinan law, ang juvenile justice law, yung mga minor de edad na ang edad ay 15 years old and one day pataas, po pwede po siyang makasuhan, pero kakailanganin palitawin na siya ay yung katagwit ng English, acted with discernment, o di kaya naintindihan ang kahulugan ng kanilang ginawa. Pagkakaroon lamang po ng kanyang pagtiyak, napilos ang mga kabataan, alam nila ang kanilang ginagawa, kanilang konsekwensya ng kanilang mga pagtilos, kung yan po ay formal na maiimbestigahan, ginawang title po. At ang investigasyon, pabalik po tayo sa binabanggit natin, kailangan may participasyon na po kagad ng abogado. Tungkulin po ng budget, tungkulin po ng police na magbigay ng abogado upang sa ganoon matiyak na hindi po mayuyurakan ng karapatan nung iimbestigahan. Lalo na po yung minor de edad. May karagdagang kaso po dyan, yung binabanggit ninyo na nahalik ng kamay ng hipo sa kung saan saan dyan po sa sinasabi nilang gumawa ng paglabag ng batas. Ang kanya pong kasalanan, sexual harassment law para sa mga tao na nakakasalamuha sa kanyang trabaho. Ayun. Ben Tulfo. Alright. Ma'am, si Police Master Sergeant na makakausap natin. Narinig mo ba, Master Sergeant Mary Joy Oja Castro? Yes, sir. Yes, sir. Well, okay. Maging malinaw po ba sa inyo? Abogado na po yan para pagpaliwanag po sa inyong batas. Yes, sir. Hindi po kami nagmamagaling. Okay. Well, bahala ng korte kung may discernment ba ito mga batang 17 years old, sinadya pa. Pero ang pinakamalaking kaso po rito ay yung sinasabing sexual harassment sa loob ng kwarto, hinipuan. Dapat nag-file lang ng kaso, dapat sinabihan mo, i-file lang natin kasi nandoon na lang, bahala na ang korte gumana roon. Di ba? Sa halip na... sinabihan ko po, sir. Well, ang nangyari... Actually po, sir, ano po, sir, nakunan po sila ng salaysay ng investigador. Okay. Tapos po, ipa-file na po yung kaso, kaya lang po, hindi kailan po nangyari ito, ma'am? Kailan nangyari ito? Sir, hindi ko na po siya matanda. Well, kung hindi mo alam, kailan nangyari ito, nanay? November 14. Ano na tayo ngayon? Ba't ang tagal? Sir, so, hindi po na... May hesitation po sa inyo? May neglect na po ano, rin? Ano, sir, ganito po. Pina-follow up po ng investigador namin yung... Sino ang investigador yung nagpa-follow up? Sino? Yung aming pong reliever po. Yung reliever ninyo na ma-manage po. Ma'am, pag nalaman po to sa PNP, naku, sus Mario Joseph kayo, mapapatawag kayo. Actually, sir, pinay po kasi namin, sir, yung kaso. Kaya lang po, trinay namin ipa na yung kaso. Binalik po sa amin kasi po, sir, wala pong birth certificate yung bata. Ang sabi daw po kasi nung magulang, ibabalik kasi, yung birth certificate. Di dapat, hindi due diligence yung ginawa niya, kinuha niya yung birth certificate para ituloy niya na lang, para may kaso actually, dito. Actually, sir, kinukuha po namin, kaya po hindi daw po makontak ng investigador yung
magulang po, sir. Tapos ngayon po, yun nga po yung... Nandyan po yung sigurado address lahat. Kung kinuha niyo po siguro yung tamang pag-iimbestiga, nakuha niyo lahat yung ano, yung file, nakuha niyo lahat. Yun nga po, sir. Yung sabi ko nga po... May pagkukulang po ang polis ninyo. Baka hindi po ginawa yung tamang pag-iimbestiga para makuha sabi ko lahat. Nga, sir. Ang sabi ko nga po, sir, sa nag-iimbestiga... Ma'am, kailan niyo pa-file yung case, ma'am? Actually, sir, dinala na po namin sa court. Binalik lang po. Ayun sabi po. Niyo, subject for birth certificate. Nakuha na ba natin to? Ayun hindi po, naman eh, dapat ginawa ng polis yan sa umpisa pa lang. Tinanong muna ang birth certificate, lahat ng ganyan. Opo, eh, sir. Ang sabi daw po nung complainant natin na ibabalik po yung birth certificate. Nung pina-follow up na po, text at self at tawag po, sir, hindi daw po sumasagot yung ating complainant. Aha. Pero yung gwardiya, patawagin nyo kaya ang gwardiya. Para makuha ninyo, kasi interesado sa bata, di ba? Attorney, ano sa palagay nyo rito, attorney? Let's wrap it all up. Hindi pa tapos to, pag-uusapan natin. Medyo mahaba-haba. Ano nakikita nyo, attorney, rito sa both? Sa ginawa ng police well, at ginawa ng gwardiya? Malaki po pagkukulang ng police, ginawang Pentulfo. Tama po yung pananaw na nagkaroon ng pagpapabaya. Kasi hindi po pwedeng hinihingi yung ebidensya na kailangan nila. Sila po dapat ang maghanap. Sila po dapat ang maghagilap. Ang po dapat ang magtungo doon sa bahayan kung kinakailangan o di kaya doon sa kung saan na-registro ang birth certificate. Hindi po yung hihintayin nila, bumagsak ang bituin sa kanila o bumagsak ang bayaba sa kanilang buhangan parang kung tamad ginong birth certificate. Kaya kung marami ang naiintayin gumawa ng krimen sa ganitong klase, pagpapabaya at kawalan concern ng maraming kapulisan kasama na itong si ma'am. Kasi na po ha. Medyo kukuha na rin po natin kumulo ang dugo dito. Ang daming paliwanag, yung Bentulfo, baka po pati kung si ma'am kasuhan. Hindi lamang administratibo, kundi pati kriminal. Alright. Okay. Attorney, maraming salamat sa pagpapaliwanag mo. Kapos na po tayo ng oras. Sa inyo naman, ma'am, Master Sergeant, ako'y nagpapasalamat din sa inyo. At okay. Dito po, in-expect po namin, may follow-up po kami rito. Okay po, sir. Opo, alright. Opo. Sige, maraming salamat. Okay po, sir. Okay. Sa inyo naman, ituloy nyo. Dito, mas malaking kasalanan doon sa... So, titingnan naman yan, lahat pag-iimbestiga. Mas maganda kaysa pumupunta kayo sa amin at this point in time, pinakikita natin sa taong bayan, kayo po ang panalo rito. Kayo po matututo rito. Hindi po kami nagbabatas-batas dito. May mga batas po tayo rito, mga abogado po rito, magagaling, pinapaliwanag po namin dito. At pag nakita po natin, may pananamantala, ay mga abuso. Yan po talaga ang gusto namin dito po sa Bitag at kakalkalin po namin para hindi na po maulit. Hindi po namin guluhin, gustong guluhin. Bagkos bigyan ng solusyon at natututo po si Juan de la Cruz. Yan pong pagpapanood niyo po rito sa hashtag ibabitag mo. Hindi po kami showbiz. Wala po kaming pakialam sa mga trending-trending o milyones. Sa amin, sapat na po yun. Kung 100,000 nanonood, abay 100,000 natututo. Eh, nagiging matalino si Juan de la Cruz dahil higit sa sumbungan, embestigahan at ang mga reklamo, binibigyan po namin talaga ng solusyon. Ito'y base sa maayos na aksyon. Dahil ang iisang pambansang sumbungan, may tatak. Tatak po namin pagdating sa tulong at serbisyo. Iba po ang tatak ng Bitag. Si Bentulfo po, si Bitag. Ito po yung programang Tatak. Hashtag Ipabitag mo.